Isang mapagpalang umaga po sa lahat. And good morning mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating Munting Channel. So kumusta po kayo? So dito tayo ngayon mga ka-farmers sa aking talong na Calexto F1. Bali update po ito. So mahigit na po, magiging 2 buwan na po itong simulang naraton at saka nagkaroon po tayo dito ng problema mga ka-farmers. Sa dahil nung nakaraang araw, bali isang linggo po ang sunod-sunod na ulan. So nagkaroon po tayo dito ng shoot at saka fruit borer problem, fungus problem at saka white flies problem. Dahil bago po nung simula umulan ng mahigit isang linggo, so mahaba-habang init po yun. Saka nagkaroon po tayo dito ng white flies dito sa yung talungan. So paano kaya natin yun na solusyonan mga ka-farmers, no? At anong mga gamot o lason yung pina-recover ko dito. So kasi nung nakaraan mga ka-farmers ay masyadong naging madilaw po itong down nito dahil po sa fungus at saka nagkakaroon po siya ng leaf spot. So nag-spot-spot po yung kanyang mga down. Ayan, kung tulad po nito mga ka-farmers, no? So ganito po yung nangyari. So tapusin nyo lang po itong videos na to para po ma-share ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga ginagamit ko. So bago po yung lahat, nagpapasalamat po ako sa mga mentor ko dito sa aking talungan. Dahil kung wala sila, iwan ko lang kung naging maganda ba itong pag-aalaga ko sa talong o nag-surrender na ako sa simula pa lang sa una. So shoutout pala kay Sir ayan, kay Boss Griggy at saka kay Sir Elmar at saka kay Cirilo Alib, kay CE Farming, mga vlogger din po yan mga ka-farmers, no? At saka kay Sir Noel Doki. Ayan, dahil po sa kanila mga ka-farmers, no, natuto tayong magtanim dito ng talong or mag-alaga. So madali lang na naman magtanim. So ang tanong kung paano po natin itong alagaan. Dahil karamihan po talaga mga ka-farmers na iba basta lang nagtatanim, siguro mga ilang harvest na wala na. So itong aking talong mga ka-farmers ay inabot na po ito ng 8 months, no, nung last no October ko pa kasi itong itinanim. So ngayon June, matibay pa rin siya mga ka-farmers, no. So ayan, so niraton ko lang po ito para magkaroon lang po siya ng mga bagong talbos. So ito na po yung nangyari. And nagiging maganda ulit yung kanyang mga talbos at saka nagkakaroon ulit siya ng mga panibagong bulaklak. So kung mapapansin niyo mga ka-farmers, no, ayan yung kanyang mga bunga. So may kunting spider mites tayo dito. So kailangan po ulit yung solusyonan at makapag-spray ng insecticide na para sa mites at saka thrips. So ngayon yung kakatapos ko lang po talaga ngayon mga farmers mag-spray. So medyo mataas na ngayong araw dahil mag-isa lang ako dito. So wag nyo lang pong pansinin yung damo dahil mabilis po talaga tumaba yung damo dito dahil panay yung ulan-ulan. So ito kahapon, nakalimutan ko yan. Ko po naipitas kahapon. So bali kahapon mga farmers may harvest po ako dito. So ilang kilo lang po talaga yon. So simula po itong niraton, yung pinakamataas ko pong pitas, nakapagpitas ko dito ng 140 kilos. Yun lang po yung pinakamataas mga farmers yung napitas ko dito sa lagay natin 1,000 na lang kapuno ito. So hindi po tayo makapag hindi na rin natin ma-expect na magpipitas tayo ang marami dahil sa edad niya po, dahil matanda na rin po ito at saka raton pa siya. So iba talaga yung pagbagong tanim. Yan, tinatanggal ko itong mga ka-farmers, so kasi meron po siyang tama, so kailangan na natin tanggalin to para hindi na rin siya makakain ng abono. So imbis na kainin niya, kainin pa rin ng ibang bunga. Tulad po nito mga ka-farmers, no, wala na rin po itong pakinabang. Kailan tinatanggal mo na rin yan. Meron yung mga barubaliko. Ayan, tanggalin na rin po natin ito mga farmers. So, ayan, isama yung isang oil na po. So, ayan mga farmers, no, bago na humaba pa itong video na to. So, isishare ko lang po mga farmers yung nagamit ko po dito.
Ayun, matagal po tayo bago makapaggawa ulit ng video dahil sa marami tayong gawa. So, nagtanim ng palay. Kaya, back to gulay ulit tayo dito mga farmers. So, sa ngayon mga farmers, yung inispray ko po dito, ito po yung ginamit ko. Starkel po mga ka-farmers. So, produkto po ito ng Leeds Agri. So, ayun, bago po yung lahat, hindi po ako nagpo-promote dito mga ka-farmers, no, ng kung anong gamit ko dito ng lason at saka kung anong lason na pinapakita ko po dito sa aking video. So, di po ako nagpo-promote. Tanging nag-share lang po ako ng aking kaalaman para naman po makatulong tayo sa mga kapwa nating magsasaka. So, yun lang po mga ka-farmers. At saka ito, yung 1.5 na coke. So, hindi po coke ito mga ka-farmers kasi kulay puti. So, yan po ay naglalaman ng score. Score po yan na fungicide. So, 125... ano yung laman nito? Nakalimutan ko mga person. Kung ilang ano to? Ilang ml? 250 ml pala ito mga farmers, no. So yung ginawa ko po dito, hinati ko po ito sa tagwa, hinati, bali kinalabasan niya yung 125 ml sa 1 liter. So bali 1 liter lang po yung tubig na nilagay ko po dito. Tapos kalahati ng score. Tapos sa pagtitimpla ay kakuha lang po tayo ng mga kapersento yung timpla natin ng 40 ml. So yun lang po yung ilalagay natin sa 16 liters na tubig. At saka dito naman po sa Starkel ay dalawang scoop nito. So mayroon scoop. Ayan, ito po yung scoop ng Starkel mga kapersento. Bali dalawa. So yung kinalabasan, apat na knapsack sprayer po yung isang pack nito. So mixing ko po ito dito sa dalawa na to. Ito po yung partner. So ito pa lang po yung nasubukan ko mga ka-farmers na i-partner sa score si Starkel. So di at saka yung isang i-share ko po sa inyo mga ka-farmers na ito po yung pinaka mura lang po ito mga ka-farmers, no. So abot sa makakaya ng bulsa natin. So kahit mura po siya, epektibo rin po siya mga ka-farmers, no. So yan po si Primapos. So produkto rin po siya ng Bust. So maganda po ito mga ka-farmers pang taboy ng white lice at saka shoot fruit borer dahil masangsang po ito yung amoy niya. So parang pwede natin mahihantulad po ito kay perfect tayon. So bago, kailangan po dito mga ka-farmers no, once a week lang po natin itong gamitin dahil lalo na po twice a week tayong mamimitas. So ginagamit ko lang po ito once a week kapag mga ilang araw po bago mamitas, 3 days or 4 days pwede tayong mamitas. So bago mawala po kasi yung amoy nito, 2 days at saka 2 days or 3 days. So andyan pa rin po yung amoy niya na iiwan. So kailangan po natin pag mag-spray nito, talagang naka-jacket tayo at saka naka-mask dahil baka masuka po tayo sa amoy. Masuka po kayo sa amoy nito. So ito yung pinartner ko din nakaraang spray ko mga farmers ay si Score at saka si Primapos. Tapos nung ngayon si Starkel naman at saka si Score ulit. So dalawang beses po ako nag-spray ngayon mga ka-farmers ng fungicide. So hinahalo ko lang po yan dyan sa mga insecticide. Dahil grabe talaga po yung paninilaw ng dahon nito. So sa ngayon medyo nakaka-recover yan. Mapansin nyo mga ka-farmers yung itaas niya. At dumadami na rin po yung kanyang mga maliliit na bulaklak. Ayan, oh. Tapos maganda rin po yung score na yan mga ka-farmers lalo na po kapag tag-ulan dahil nakakatulong din po yan sa pangpakapit ng mga nalalagas ng bulaklak. So alam po natin na panay po yung lagas ng bulaklak ng ating talong kapag panay rin po yung ulan lalo na po kung ngayong umaga iinit siya tapos mamayang tanghali uulan na naman. So madaling pasukin po ng mga insekto at saka sakit itong ating talong. Ayun, makapansin nyo, dilaw-dilaw na yan. So nakaraan na hindi ako nakapag-apply ng fungicide dyan, masyadong dilaw na po yan mga ka-farmers, no. So makikita nyo lang po next week or next day, update ko po ulit yan kung paano na po yan na-recover. So yun mga ka-farmers, oh. Ayun, ito, yan. May tama po siya ng shoot borer. So kinukuha ko na yan at saka itinatapon. So yung ginagawa ko dito mga person, unti-unti ako nagdadamo dahil sobrang daming damo. And makapal naman talaga siya mga farmers, oh. Grabe po yung damo dito sa aking talungan. So yun lang po mga ka-farmers, no.
Pasensya na po kayo kung naguguluhan na po kayo dito sa mga sinasabi ko. Ayun na po, bahala mong maintindi. At saka pwede naman po kayo magtanong kung ano po ba yung dapat yung itanong. Yun na po, gulo ko talaga. So tagal natin mga farmers di nakapag-vlog. Medyo nalilito na naman tayo dito. So shoutout lang po sa lahat ng mga subscriber natin dito. At so kung bago at saka kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, huwag niyo lang po ipagkait yung kanyang isang subscribe. So paki-pindot na lang po ng subscribe button diyan at saka paki-like na rin po kung nagustuhan niyo po itong aking videos or hindi. Paki-like pa rin naman po. Syempre like lang po 'yan. So ayun lang po mga ka-farmers, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.